ang recipe natin today. Yan ang okay sarap na okoy! Alam nyo, ang paggawa ng okoy iba-iba. Merong gumagamit ng toge, merong may kamote, at kung ano-ano pa. Pero, alam po, may kwento itong guest cuisinero natin eh. Una ko silang nakilala nung ako'y lumalabas pa sa Buntal Festival ng Baliwag, Bulacan. Doon ko sila unang nakilala. Doon ko unang natikman na kanilang pagkasarap-sarap na okoy. Kasama natin si Mang Rick Bukog. Umaga kay ganda sa iyo, Mang Rick. Ang tagal na noon. Ako naman. 2003 or 2006, something like that. Dumako po tayo sa ating lutuin. Opo. Natutuwa naman ako at nasustain yung inyong negosyo. Marami din po salamat sa inyo. Natulungan din niyo po kami para ipromote yung aming produkto. Ay, very good. Maraming salamat din po. Anyway, ang ating okoy, ang ginagamit niyo daw po na kalabasa, ay yung manibalang. Opo. Paano malalaman kung manibalang ang kalabasa? Una-una po yung balat. Tingnan po natin yung balat. Yung balat po nito ng kalabasa natin, malutong po siya pag pinitik po ninyo. Ah, okay? Malutong. Tapos yung pong pinaka-stem niya, yung dikit na po, woody na po siya. So, medyo matikas na po siya. Yes. Mm. Then, and thirdly, ito po yung pinaka-importante, yung pong laman. Laman. Okay? Puro dilaw na po siya. Hindi man siya orange. Okay? Makita nyo, meron na siyang parte na green. Orange. Okay. Okay? Wala na siya halos green. Uh-oh. Okay? Meaning, konti na lang po yung kanyang pinaka-tubig. Ah, kasi habang po siyang habang nag-edad po yung kalabasa, nababawasan po yung yes. Ayun. So, mahalaga na hindi masyadong matubig ang kalabasa pag gagawa ng okoy. Opo, opo. Okay, very good. Tapos eto na ginadgad po ninyo to na. Opo. Ayan. Tapos okay. Ano pong gagawin natin? Kung natin gagawin po natin, lalagyan po natin ng harina. Okay, lalagyan po natin siya ng harina. Siguraduhin natin na kumpleto yung ating harina para matakpan yung kalabasa. Okay. Okay. Lagyan po natin. Pagka nalagay po natin, isusunod natin yung hipon. Hipon. Kaya po siya okoy dahil sa hipon. Bakit po? Originally po kasi ang okoy ay talagang hipon lang. So, now we're going to add the onion yung para ating po sa aroma niya. Sibuyas na po tipo ginamit niya. Yes, okay. Una-una po kasi para mag-blend, hindi po siya kumontra dun sa kulay nung kalabasa natin. Teka po, napansin ko, yung nilagay po ninyong hipon, parang luto na. Opo, kailangan po natin i-steam kasi kailangan po natin na i-season yung hipon. Ah, okay, may kasi lasa po, na. May lasa na po siya. Siya po yung nagbibigay ng alat. And then, lastly, lagay po natin yung itlog. Isang itlog lang, Mang Rick? Isang itlog, opo, isang itlog okay lang. Kukot po natin siya dun sa kalabasa. Hindi na sasabog? Hindi na po natin kailangan isabog. Pagka po kasi sinabog natin, hindi ibig sabihin, pagka pinrito, hindi maghihiwa-hiwalay? Yun po yung pinaka-binder natin talaga kasi. Okay. Sige. Tapos, nadagdagan po natin ng konting harina. Harina so, pa. Of course, you have to make sure na tama na po yung temperature ng ating mantika. Okay. So, dapat lubog na lubog siya sa mantika? Yes. At hindi po siya dapat masyadong mainit. Bakit? Hindi siya, una-una po, pagka masyado siyang mainit, at inilagay natin yung okoy natin, masusunog po yung labas pero yung loob mahihilaw. So, kailangan po natin na siguraduhin na tama po yung mantika niya, yung temperature ng mantika niya. Okay. Alright. So, pagkatapos ng matagalang halo-halo, importante ho kasi yung paghahalo para manuot yung mga ingredients na nabanggit. Napakasimple lamang po, no? So, una, manibalang na kalabasa, ginadgad. Pagkatapos, nilagyan ng harina at hinalo ng mabuti para ma-coat o malagyan ng lahat ang harina. Pagkatapos, nilagyan ng steamed na hipon at saka sibuyas. Ngayon, nilagyan ng itlog. Halo-halo ng halo-halo, dagdag ng harina hanggang sa makita nyong lubos na ang pagkaka-coating ng harina at itlog sa ating mixture. Okay, if you're going to do this, let the squash na mag-rest para po lumabas yung pinaka-juice niya. Ayun. Okay? Sige kasi po. Kung hindi po siya magbabind. So, right now, since we're pressed for time, you have to do it this way. Okay? Yun! No?
Okay, oo nga, Mang Rick, ayos na yung ano? Yes. Yung pagkakabind niya, yes. Hindi na siya sasabog. Hindi po siya maghihiwalay pag ganyan. Ayun. Okay? So, ang technique pala, bawat hibla ng kalabasa ay kailangan magkaroon ng arena. Yes. Very good. Sige, Mang Rick, maglagay ka pa ng isa na lang. Okay. At pupunta na tayo sa ating UKG Kusina. By the way, habang nagpiprito itong si Mang Rick, ang ginamit niya isang kilo ng kalabasa sa halagang 40 pesos lamang. Ano? 40 pesos, I'm sorry. 40 pesos. Ito, kung ganito kalaki ang kalabasa, eh, 1/4 po nung kalabasa, yon ang isang kilo. Pagkatapos, iba pang sangkap na itinagdag, umabot ng 98 pesos ang nagastos para sa ating okoy. Makakagawa ng hanggang 16 na pirasong okoy. Depende sa pagkakahulma nyo para maiprito. Na? Opo. Ayan. Sige, hinaan po natin yung apoy ng bahagya, Mang Rick. Okay. Ayan, punta tayo sa ating barkada. Tatawagin ko lang, Assistant Gonsrina. Halika po. Ayan, everybody! Oh, hi, Erica! Si Erica taga-team, yay! Kasama natin. Yay! Si Mang Rick, yay! Ang nagluto ng ating okoy. Okay na okoy po ito. Sarap. Okay. Parang tempura halos yung texture. Hindi, totoo. No. Yung pagkakaano. Hindi katulad nung masarap din yung niluluto nung nanasiyon nung araw sa Tata Carling. Oh. Sa tapat ng simbahan. Pero okay to. Pero bukod sa okoy, meron pa sila? Lumpiang Toge po and Lumpiang Shanghai. Ayun. Na available din po sa tindahan namin sa may Barrington Place building sa Congressional Avenue. Halimbang masarap dito sa dalawa na to. Hindi, ano nung mas mairirekomenda? Ito'y gulay. Yeah, po, ito'y gulay. Gulay po yung ano. Yung pong toge natin. Wala po siyang karne. Ayun. Okay. Tapos may gusto ko kunin ko yung gulay. May gulay. Karne yung may karne sila. Tapos may nalakay yung mga longganisa. Yes, oh, meron po kami galing po ng Baliw Bulacanyan. Doon po sa restaurant namin sa La Familia. Yung pong aning longganisa, dalawa po yan. Yung pong bawang. Yung longganisa ng Baliw po ang tawag namin. At saka lamonado, apo. Lamonado. Ito pong mas spicy, apo. Lamonado. Maraming salamat, Mang Rick, sa iyong pag-aalala. Thank you rin sa iyong kasamang kapatid. Hello, kapatid. Ayan. Thank you po, sir. Okay, maraming salamat. Basta tayo'y magkasama. Laging mayroong umagang.